miss. Miss yung dali. Lasing kayo yata eh. Miss! Miss! Sandali lang. Bumalik ka dito. Miss! Miss! Naman dumating. Sino ka? Yes, sorry ha, pero kala ko sinalulunod ka eh. Kailangan mo ng tulong? Alam mo, kung kailangan ko ng tulong, sisigaw ako, hihingi ako ng tulong. Oh my God. Eh, miss, baka magpakamatay ka dito. Hindi ko alam eh. Bakit ako magpapakamatay? Kasi lasing ka. Alam mo, pwede ba sa susunod, pagkagsugod ng sugod, hindi yung pwedeng sugod ka ng sugod sa gera, lalo na kung wala nang maglaban. Nakasi-nakasi ng diskarte. Sorry na nga, miss, eh, pero tinatawag ka. Tinatawag kita kanina pa eh. Hindi mo naman ako pinapansin eh. Eh, ba't kita papansinin? Ba't sa iba lahat ng tumatawag sa'yo, nililingon mo ba? Sorry na nga eh. Teka, miss. Miss, sandali naman, oh. Aawang ka ba? Miss Venice. Miss Venice, sandali naman, oh. Miss Venice, ako si Chef Mito. Kilala kita. Ay, miss, sandali lang, oh. Gusto ko kailangan... pa ako kilala. Ano kailangan mo sa akin? Kilala ko daddy mo. Gusto ko sanang... Hindi ako interesado. Kuya. Okay. Kita lang katrabaho. Sinamahan ko kasi kanina si Mami manood ng TV eh. Ilalabas ko sana siya, kaya lang ayaw naman niya. Just give her time, di ba? I know. Hindi lang talaga siguro ako sanay na ganito siya. Sumama na yata talaga siya, pati kay Kuya Andrew. Ako naman walang magawa para matulungan siya. Marami ka na nagawa para kay Mami. And I know na kahit hindi niya sabihin, she appreciates it. Konting panahon na lang, gumagawa na ako ng paraan, okay? Excuse me. Hello? Good. Bukas na bukas, pupuntahan ko siya. Ka na dyan! Isoy, huwag na naman tayo. Kasi pabunta ako. Tiyang, ang sandali lang naman. Tumuswerte nga tayo nakipag-meet sa atin si Mrs. Domina Dura eh. Minsan lang yun. Morning. Isoy! Po. Ay, boss! Kumusta? Wala nang mago. Po, tiyahin ko po. Kumusta po sila? Isoy? Si Mrs. Dominador, siya ang dating may-ari nito. Magandang araw po. Tsahin ko po. O, paano? Iwanan ko muna kayo. Oo, ma'am. Maraming salamat po at pumayag yung makita ko kayo. Ikaw palang anak niya. Ang tagal ding naging palaisipan sa akin kung sino siya. May alam po ba kayo dun sa nagpinta sa nanay ko? Kasi wala naman po siya nagkikwento sa akin eh. Akala ko kilala mo siya. Kasi nung pumunta ako sa exhibit niya sa isang gallery, puro paintings ng nanay mo ang nandun. Siya lang ay pinipinta ng artist na yan. Talaga ho? Ang ibig niyo pong sabihin, marami pa mga ganitong paintings? Eh ma'am, alam niyo po ba kung sino siya? Alam niyo po ba kung saan siya nakitira? Ang totoo, hindi ko pa nakikita yung gumawa niyan. Kasi nung binili ko yan, hindi naman nagpunta nun yung artist. Pero baka may record siya dun sa gallery na pinagbilhan ko. Kaya lang nagsara na sila. Ipagtanong mo na lang sa ibang gallery. Usually naman meron silang mga record ng mga artist nila, di ba? Baka nga, nasa ibang gallery pa yung ibang paintings niya.
Dennis. Dennis! Chang, kailangan makilala natin yung Moonlight na yun. Siguro nga naging mag-ibigan sila ni Nanay. Talaga bang interesado ka na makilala siya? Ewan ko. Siguro, kasi alam ko naging parte siya ng buhay ni Inay. Igli-igli lang naman kasi ng panahon na nakasama ko si Nanay, kaya parang ang dami ko pang hindi nalalaman tungkol sa kanya. Maraming pang blanco. Hindi kasi, di ba dapat parang senyalis yan na dapat kasi, dapat umalis ka na laang. Kasi alam mo, yung offer sa'yo sa abroad, dapat iya, yun lamang tinanggap mo. Kasi ang painting, nandito lang naman yan. Yun nga, Chang. Andito sa Pilipinas. Hindi kaya sinasabi din ng inay na dito na muna ako. Nagsasawa naman na ata kayo sa akin, kaya pinaaalis niyo na ako eh. Ha? Nag-aalala kasi ako sa'yo, anak. Baka marami ka pang malaman. Ano yan, Chang? Ha? Wala! Ali ka na! Alisa tayo, Isa! Ali ka na! Ali ka na! Look, can we talk? I don't want to talk to you. All I need is 2 minutes, please. 1 minute. And it starts now. Okay. Ang mga titulo ng lupa na sa'yo daw. Isa doon, property na binibili ko sa tatay mo. Kalahati na nabayad ko doon. Hi, Miss Benice! Hi! Thank you. Gusto ko sanang bayaran in full para malipat na yung pangalan sa akin. Thank you. Pero yun nga eh. Donald, pwedeng manghingi ng French toast. Sure, ma'am. Right away. Nakikinig ka ba sa akin? Oo. Nakikinig ako sa'yo. The answer is no. At tapos na rin ang 1 minute mo. Alam ko naman na nagkakagulo kayo ng daddy mo ngayon. Diba lahat naman kayang... Lahat ng gulo kaya namang ayusin, diba? And that's what I told Eugene. Siguro naman tayo nag-uusap kayo, pwede niyong ayusin to. Oo naman. Madali naman akong kausap eh. Basta ba, pagbibigyan mo ko eh. Huwag na huwag mong susubukang umatras. Sino ba yun? Labas ka na doon, okay. Pero sandali, binigyan mo ako ng sobrang gandang idea. Kailangan mo yung titulo mo, di ba? Ibibigay ko siya sa'yo. Pero, merong condition. May condition ka ba? Ah, ayaw mo? Okay, fine. Tapos na tong usapang to. O ano? Be my boyfriend. Be your boyfriend? I just met you, be your boyfriend? Ang bilis naman yata nun. Magpapanggap ka lang. Meron lang ako kailangan pagselosin, okay? Naiintindihan mo yun? Bakit first time mo ba ito gagawin? Huy, ano ka ba? It's the oldest trick in the book. Upo naman sabihin, Scott. Gagamitin mo ako? Meron namang kabalit, di ba? Eh, anong kala mo sa akin, tanga? Ano ka ba? Hindi ka kaya tanga. Desperado ka, yun ang tawag sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo kung nasan ka. Nagpunta ka dito. Sinundan mo ko para sa isang titulo. Ganun katindi yung pangangailangan mo. Okay. Hindi mo ba naiintindihan? Binibigyan kita ng pagkakataon para makuha mo kung anong gusto mo. Kung magpapagamit ako, tulungan ka mangloko ng isang tao. Magpapagamit ka sa akin, tutulungan mo ko para makuha ko ang isang tao. Malaki po pagkakaiba nun. Well, Dennis, you're talking to the wrong guy. Okay. Nice meeting you. Bye.
Tao po. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Lupe Montalban? Nasa likod po siya. Naglalaba. Nanay Lupe! Nanay Lupe! Oo. Oh. May naghahanap po sa inyo. Baka naniningil. Sabihin mo, wala ako. Mayaman ito. Lola? Anak po ako ni Victoria Amarillo. Ni Victoria? Apo kita? Hindi po matanggap ni Mami na wala na si Andrew. Kahit po ilang doktor ang bayaran ko, hindi po siya gumagaling. Kaya po ako nandito, nagbabaka sakali po ako na pag nagkaayos kayo, baka sakaling mas madali niya matanggap ang lahat. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Victoria. Hindi ko alam kung anong tingin niya sa akin ngayon. Kung kilala ko ang anak ko, galit pa rin yun sa akin. Pero hindi po ba na kaya kayo magkakayos para mawala ang galit niyo sa isa't isa? Sa tingin mo ba, kalilimutan ni Victoria ang lahat-lahat ng ganun-ganun lang? Matagal kong pilit na iniintindi po, pero hindi nagkakwento si Mami. Ang sabi naman po ni Tita Sofia, pera lang daw po ang habol ninyo tulad ni Mami. Pag-isipan niyo muna po. Matagal nung pangarap ni Victoria na mabili ako ng magandang buhay. Tumigil ang buhay po na mabuntis ako kay Victoria. Eh, hindi ko tagi gusto. Pero itinuloy ko. Ayaw kong iwanan! Pari ko nang ibigay lahat ng gusto ninyo. Huwag na po kayong umalis. Ngayon ni Nay, maaari niyo na akong mahalin. Victoria, kanina pa kita hinihintay. Pwede bang... Ano? Pera? Ang kapag yun naman ang mukha ninyo? Pagkatapos mo akong hiyain sa pamilya ng asawa ko? Pagkatapos mo akong iwan? Well, I'm sorry. Dahil nung umalis kayo sa pamamahay ko at tinalikuran niyo ko, kinalimutan ko na rin meron akong isang ina. Tama sila, Albert. Pera lang ang habol ko. At dahil doon, hindi na niya ako napatawad. Pero wala na po ako ibang matakbuhan. Sinubukan ko na yung lahat eh. Kulang na lang makipagpalit ako kay Andrew para ako na lang namatay. Para kung ganun, masyadong nasaktan si Mami. Ito nangyari na ho eh. Patay na si Andrew. Wala na siya. At ngayon naman si Mami yung unti-unting nawawala sa amin. Ipagtataboyan niya lang ako. Nagkamali ka ng nilapitan mo. Di ako naniniwala. Alam ko hindi niyo matitiis ang anak ninyo. Masyado namang mataas ang pagtingin mo sa akin. Nagawa ko na yun noon. Magagawa ko ulit ngayon. Pero, kung gusto mo, magkukunwari ako.
pero bayaran mo ako. How can you be so selfish? At ikaw hindi. Mahal ko si Mami. Mahal mo. Pero pagod ka na, hindi ba? Kaya ipinapasa mo sa akin ang responsibilidad mo sa pamilya mo? Umalis ka na, Albert. Hindi na ako parte ng pamilya na nililigtas mo. Responsibilidad mo sa pamilya mo? Huwag niyo ako masyadong alalahanin, Chang. Kaya-kaya ko to. Ito na ang magiging bagong simula natin. Bagong buhay. Tama ka dyan, bagong buhay. Kaya dapat be happy. Dito na si Isay, tsaka si Chang Trinidad. Si Alex, hindi kasama? Hindi. Ikaw, tinatanong kanila kung kailan ka pa babalik, anong oras ka pupunta dito. Hindi ako agad makakapunta dyan. Bukas na lang siguro. Just make sure that they have everything that they want. Okay, sige. Thank you. Burudoy, meron ka bang alam ng internet shop sa may bayan? Internet? Gamitin mo na lang sa office ni Andrew. Office ni Andrew? Okay lang? Walang problema. Salamat. Na-discuss ko na sa ad agency yung gusto mong concept for a campaign. And I'll be waiting for meeting na lang para makita ko yung concept nila. And siguro, kung okay na sa akin, I can let you see them. And then, para ma-aprubahan mo. Kasi sayang naman kung... Pinababayaan ko ba kayo? Kuya, ginagawa mo naman lahat. Kuya. Tima, I'm sorry. Kuya, what's going on? Dahil pato dun sa bago mong business, kaya ka ba laging nandun? Kuya, bakit hindi ka muna dumito? Spend some time with me and Mommy. And then you can tell us your problems. Kailangan ko umalis mamaya ang gabi. Meron na ako aasikasuhin. I wish you could stay. Kuya, ang hirap-hirap talaga pag wala ka dito. Lima. I know you can do it. I have faith in you. Kailangan mo lang matuto mag-lead. And I'm here to help you. I-train kita. At hindi tayo ihinto hanggat di natin nasisiguro that you can lead your department. Even if it takes all day. Okay? Sino bang target market itong ad ninyo? I mean, what? Is it gonna be a series? Have you consulted research already? Nag-request na ako ng FGD. Pero hindi pa nila ako sinasagot eh. Lima, yun yung sinasabi ko sa'yo. See? Hindi kasi nung sarad ng mga tao mo.
Kinausap ko naman yung head nila eh. Pero sabi nila, iba daw yung priority nila. You should make yourself their priority. Eh, kuya, hindi nga nila ako sinusunod eh. And then make them! Sorry. Ima, I just want you to understand, mas malakas ang pressure sa atin. Lalo at mga anak tayo. Ang feeling nila, nasa posisyon lang tayo kasi nga, we're kids of the owner. You have to step up to the plate. Kailangan patunayan mo sa kanilang hindi ka tanga. You have to perform. Maybe they're right, kuya. Pinaglalaroan niya tayo. I'm sorry, Mito. Alam niya kailangan natin yung titulo eh, kaya pinahirapan niya tayo ng ganito eh. You know what? Kung gusto mo, basta mo na lang kunin yung titulo sa kwarto niya. Baka pag nasa iyo na, matauhan. Pakiusapan mo. Paano kung mahuli ako ni Venice? So what, Mito? After all, you know what? Ako ang nagbabayad ng accommodations niya. Mito, you're a good person. Ayoko mahirapan ka. After all of this problem is just between her and me. Para sa akin, masaya na ako. Nakita mo si Venice. At okay siya. Eugene, hindi naman sa ano eh. Ano? Nagsusumbong ka sa daddy ko? Hi, Dad! Okay, mamaya na lang, okay? Alam mo, hindi ko ibigay sa'yo yung titulong kailangan mo. Kasi sumbongero ka. Hindi ako nagsusumbong. Ano ginagawa mo? Venice, nakakainis ka kasi. Kasi parang nananadya ka yata eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kasi wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Meron! Kasi espiya ka ng tatay ko. Espiya? Oo. Venice, grow up. Wala akong pakialam sa away niya ng tatay mo, okay? Paglasing ka, magwala ka. Sigaw mo tatay mo, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, ibalik mo sa akin ang titulo ko. No! Linis naman ni Andrew sa gamit niya dito. Samantala sa bahay naman namin, hindi naman siya ganito kalinis.